guys! Welcome ulit tayo sa ating channel. At ngayon po yung magbabike check po ulit tayo ng ating bagong budget road bike na nabili ng aking tito. So let's go! Magsisimula tayo sa kanyang frame. So ito is flat frame alloy na to guys. Armor, nandito yung tatak niya, yung armor na logo. At dito guys, sa top tube niya is parang sabon na patunaw na. At ito guys, yung ganyan dito sa tube na, welding is kitang kita guys. Kitang kita yung bakas ng welding dito. Dito rin. Hindi siya yung makinis. Ayan guys. At dito naman tayo sa fork. So guys, ito yung ganyang fork is steel. Steel to. At may logo rin ng armor. At guys, ito ay naka quick release na rin. Ito guys, oh. Quick release. Ayan, ganyan mo ulit yung bike. Ayan guys, naka quick release na siya. Yung kanyang ano, caliper dito, brake caliper is bolids. Ayan, bolids yan guys. Ayan, yung kanyang hubs. Ay, hindi naman mahulog guys. Ang hubs niya is steel. Steel po ba to? Ito kanyang mga spokes is steel rin. Yung kanyang rim is alloy. At yan yung logo niya. Misty ka siyang ganyan kalaki. Armor rin nakalagay. Ayan guys, armor. So dito lang tayo sa kanyang sa gitna. So dito tayo sa kanyang saddle is, ayan guys, yung tsura ng kanyang saddle is malambot, maganda na rin. At yung kanyang seat post is bakal. Itong part na to is bakal to. Ito naman sa baba ng seat post is bakal rin. Ayan, bakal din yan. Tapos wheels na rin siya guys. So yan, pwede nyo yung adjust agad ng kung anong gusto nyong saddle height. Ayan, maganda yan. Dito naman tayo sa kanyang FD. Tapos which is Shimano na rin. Shimano na rin. Shimano 3x. Yung kanyang crankset is steel rin siya guys. And ito, parang rap, steel rin to. At ang kanyang pedal is plastic. Plastic na may bakal na ano, pansuporta. Bakal. May reflectorize siya din. Ang reflector rin. At ang kanyang chain na ginamit is unbranded. Stock rin to. Stock na chain. Ayan guys. So dito lang tayo sa likod. So kanyang hose is steel pa. Threaded type pa to guys. Ay, saka 7 speed. And yung kanyang RD Shimano na rin. Shimano TZ. 7 speed rin. And yung kanyang hub sa likod is steel rin. Naka-quick release na rin pala to guys. Ayan, pakita. Ito guys, ang kanyang quick release. Ayan guys. Quick release. And yung kanyang brake caliper sa likod is bullets rin. Ayan, bullets. At meron na rin siya guys, stand. Nasa inyo na yun kung gusto nyo tanggalin o ikabit. Para magbawas timbang nyo, okay na lang. Yung kanyang ring dito is, itong part na to, itong ring na to is alloy. Ang mistiga rin ng armor. Yung spokes dito is bakal. Yung part na to is bakal. And, ito naman tayo guys sa kanyang, ano, sa manibela. So, ito guys, itong stem niya is alloy. Alloy to. Ayan, ito ng mga handlebar niya is steel pa. Steel pa itong alloy. Ayan, binibili na siyang bar tape nung binili namin siya. Maganda yung bar tape niya, ano, smooth na rin. Malambot siya. Ito guys, yung kanyang shifter. Ah, yung shifter niya is parang pang MTB. L2O A3 na shifter, 7 speed. Ito naman yung sa harapan, para sa crankset, 3x, pang 3x naman. So, ayan guys, pakita natin kung paano siya pinitin. So guys, ito yung kanyang ano, shifter, kung paano siya ano. Ayan guys. Guys, na pakakit. Ayan lang siya. Dito yung adjust pa ang hat. Ito naman yung adjust pa baba. Ito naman yung adjust niya pa baba. Ayan, adjust pa baba. So yung kanyang ano, yung kanyang ano, hindi pa naka-STI itong brake lever niya. Ano pa to? Mechanical shifter lang. Ito naman yung sa nakahalagay na sticker sa harapan ng kanyang tube. Ito is armor rin. Guys, maganda yung sticker niya guys. Ay, hindi siya sticker pala guys. Paint siya, hindi siya sticker pala. Naka-paint siya talaga. Hindi siya ano, sticker. No? And guys,
paint pala siya, hindi siya sticker. Ang sticker lang sa kanya guys, yung sticker sa rib ng araw. Ito pwede nyo ba tumupalit? Kung gusto nyo. Pero pagkada naman din yung style niya. Ito guys, is naka-internal cabling na rin. Ayan guys, naka-internal cabling na rin yan. Ano ang kagandaan? At saka guys, is magaan siya. So, sa napanood kong tutorial sa ibang bike check nito is nasa around 12 kilos lang to guys. So, panoodin nyo yung guys yung vlog ni Sobi Eats na ano, about sa budget road bikes. Makikita nyo to. So, doon niya pinakita na kinilo niya tong bike na to is nagkakahalaga. Nagkakahalaga lang ng 12 kilograms. Magaan siya guys, ahamul. Kasi sobrang dami naman ng kanyang bakas na parts tulad ng hubs, spokes. Itong stem nito, tsaka yung fork. Tsaka itong handle pa guys. Still to, pero ang gaan niya. Yun yung light show. Guys. So sa takbo ko dito guys, sa experience nito, ginamit ko kasi ito eh, nung last na ride namin. So, okay naman siya guys, hindi mo siya, ano, wala naman ako nakita ang issues sa kanya. Wala naman, ano, maganda naman din, smooth yung ride niya. Hindi naman siya nagka-problema to sa akin, yung pagdating sa shifter, hindi naman ako nagka-problema. Meron lang, ano, kadalasang hindi siya smooth, depende, ano yun, normal na kasi guys sa mga threaded eh. Shifter, hindi ka dun sa shifter. Sa mga budget road bikes, hindi siya nag-shift agad ng smooth. Talaga siya. Pero yan, maganda naman. Natono na rin kasi namin ito eh. Hindi siya ganun kabilis guys mag-shift. Ayan. Siguro mas maganda ipatono niya lang guys sa, ano, sa marunong. Para mas smooth yung mag-shifting. At ito nga pala guys yung kanyang lagay ng battle cage sa lang dito sa taas dito sa lang. So yun ang nilagay ng kanyang malamig na root beer. Root beer eh no. Hindi ko pre. Tsaka pala guys, nakalimutan kong pangkitin ang kanyang gulong is 700 by 23C. So wala siyang brand, wala siyang brand guys. So yan guys, pwede nyo pa siya siguro hanggang 28C. Ayan, yun po yung kanyang clearance. 28 0 30. Guys, pwede nyo pa siyang palakiin para mas maganda yung ano, takbo ng gulong. Kasi ito guys is masyadong matagtag yung ganito kalipis na gulong sa ano eh, sa mga rides. Tandaan nyo talaga, butasan nyo siguro to guys, mga 28. Yan guys, para hindi kayo masyadong matagtag sa rides. Yun lang guys. So yun guys ang aking review about dito sa budget road bike ng aking tito. So ulitin guys, ang kanyang price is nag-range ng 6,500 o 6,000 to 7,000 guys. So guys, sa ganung presyo guys is napakamura na nun sa halagang sa ganung presyo na naka Shimano na guys, naka shifter na rin na L2 guys, at yung kanyang timbang is nasa 12 kilos lang. Magana rin yung guys, nakakagulat nga kasi sobrang dami nga niya ng components na steel tulad ng yun nga guys, yung sa fork, sa handlebar, sa seat post, tsaka sa crankset. Pero ang ganyan guys, nakagulat. Yun lang guys yung naano ko lang guys, nakagulat. So guys, yun ang aking review about dito sa budget road bike na dito ko. At maraming salamat po sa mga nanood. And please subscribe to our channel for more videos about like this na about sa road bikes. Yun lang guys, I'd say.